Hello mga kasakat ka YouTube. Kumusta po kayo? So, ngayon maraming nagre-request kasi na i-feature ko daw kung paano gumawa ng bonsai coconut. So, maganda din para maipakita natin kung paano gumawa. No? Marami kasi ang nagsasabi na magandang pang display at saka pang indoor plant ang bonsai coconut. So ang mga kailangan natin is cutter, ito, seedling coconut, coconut or ang scientific name niya is Coccus nucifera or the also called the tree of life. So then ito, soil media. So itong gagamitin nating soil medium dito is decomposed rice hull. Okay. So babalatan natin tong nyug. Ito na. Latan natin muna siya at pagandahin. Dapat hinay-hinay lang para hindi mabali yung mga roots niya at hindi masyadong ma-stress. At baka mabali pa yung shoot niya. Hindi mamamatay pag mabali yung shoot niya. Marami kasi kaming seedling coconut na pinapatubo ko para tatanim namin sa likod namin pag hindi masyadong nag-uulan. Hindi man na kasi ngayon ang nyug, lalo na pinag-aaralang gawing pangontra sa COVID-19. So dapat hinay-hinay para hindi ganong sakta itong mga roots niya. Yun, nabalatan na natin. So, next na gagawin natin ay pakinisin natin siya para maganda yung outcome niya na panlabas. So, kung mapakinis nyo to, pwede rin nyo tong barnisan para kumintab. Sa pagpapakinis, pwede kayong gumamit ng grinder. O, kung wala, kutsilyo na lang. So, mamaya ipapakita ko yung mga ginawa ko. Mga ginawa ko dati.
Tignan natin kung magagumanda sila. Kung ano yung mag-itsura na nila ngayon. Pakinisin natin konti, tagkalin natin yung mga naiwang fiber nya. So ganun lang siya, tanggalin natin itong mga naiwang mga bunot or yung fiber para medyo luminis at magandang tignan pag ginawa indoor plant. Sa mga magtetest ng board exam ng agriculturist, lumalabas to. So, ang tanong doon, what is the tree of life? Sabi niya ganun. So, ang answer doon, hindi coconut, kundi yung scientific name niya, which is the Coccus nucifera. So, yung mga manunod ng mga magtetest ng board exam dyan, huwag niyong kakalimutan yun. Wala kasi akong grinder para mas mabilis sana. So yung pagbubonsay ng nyog, hindi mo kaagad makikita yung ganda niya. So dito makikita yung patient mong pag-aantay para makita mo yung outcome niya in the future. So, ito, makikita mo lang yung ganda niya after mga 1 year, yun, para ma-form na yung gusto mong form ng mga dahon niya, yung stem niya. Okay, medyo malinis-linis na. Ito na siya. Yan. So, tanggalin na natin yung mga ibang root niya. Ito. Medyo gumanda siya. Okay. So, ang next is ito. Tanggalin na natin itong mga pangit na dahon niya. Ito. Ito yung mga pangit na dahon niya. Tanggalin na natin. Ayan. Tanggalin natin ito lahat. Okay. Para gumanda siya.
Ayan. Tapos linisin natin konti dito sa may base niya. So medyo dumadami rin ang nagkaka-interest yung ganito, kasi pag ginawa mong indoor plant to, so hindi siya mahirap alagaan, kahit paminsan-minsan mo lang siyang diligan, no? So, ito na siya. Medyo luminis na. Linisin pa natin itong mga ibang ano niya dito sa base para maganda ang tignan. So dapat hinay-hinay lang para hindi dumiretso dito, kasi malambot to eh. So pag naputol yan o magkakaroon ng malaking sugat, pwedeng mabulok yung ubod nya. So ito. So tanggalin pa natin to. Pangit siya. So, pag natapos nyo na to, every, siguro mga every 2 weeks yung tanggalan ng dahon, yung mga matatandang dahon. O yung mga nag-dry na, ano niya, dahon niya. So, ganito na siya. No? So, tanggalin pa natin tong malaki. Okay. So, ito na siya. So, ito. Tanggalin pa natin to. Yung dahon niya to. Para mag-iba yung dahon niya na lumiit. Okay, so ganito na siya. Katapos tanggalan yung malalaking dahon niya na very old na, para manibago yung dahon niya.
para mag-iiba yung mga mag-iba yung mga form ng mga dahon niya. Talagang bonsai siya. Okay, ito na siya. Okay, pwede na natin siyang ilagay sa paso. Saka na lang natin linisin ng maayos to pag ililipat natin sa mga bonsai plant. Kasi temporary lang muna yung pagtatamnan natin eh. So, ito siya. Okay. So, sa pagtatarim naman, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong sura niya. Okay. Tanim na natin dito muna sa paso para pag meron na tayong bonsai plant at saka fully recovered na siya is ililipatin natin siya. So, ito lang. So, dapat wag nyo muna siyang ilalabas or ilalagay sa direct sunlight o yung naaarawan ng 100% para hindi siya malanta habang nagre-recover siya. So, ganun lang kasimple mga kasaka yung paggawa ng bonsai coconut. So, next time na ipi-feature natin is yung mga iba pang disenyo ng bonsai coconut, kung paano yung mga iba pang disenyo niya, yung mga iba't ibang disenyo niya. Okay, ito na siya. Okay, so after 2 weeks to makaka-recover na to. Okay, so ngayon is papakita ko sa inyo yung mga iba kong mga bonsai plant na nagawa ko after mga 1 month na sila. So tara. So ito yung mga natapos ko ng mga bonsai na coconut mga kasaka. Okay, ito na sila. Pero so bale, 3 pa lang ang natapos ko. So ito fully recovered na siya. So yan. Okay. So ito siya. Ayan. Okay. Ito. Dapat tanggalin na to rin. Tatanggalin ko mamaya. Tapos tanggalin ko tong malaking dahon niya. Ayan. Ayan siya. Okay. Ito pa yung nagre-recover pa lang. Okay. Yan oh, buhay na. Pero hindi pa ganong recovered, fully recovered. Ayan. So, yung gagawin yung mga bonsai, depende kung ano yung itsurang gusto nyo. So, yan. Pwede rin, para mas maganda, lagyan nyo siya ng moss o yung lumot dito. Para parang natural na siyang bonsai na bonsai ang dating. Yan. Okay. So ito pa yung isa na recovered na, fully recovered na to. Green na yung dahon niya. Yan. Oh, yan. Buhay na sila. So yan. So yan pa lang yung mga nagawa ko mga kasaka. Tatatlo pa lang siya. Tapos to. Ito yung unang nagawa ko.
Then yung dalawang yan. So pag umuwi kasi ako dito sa bahay namin mga kasaka is ayan, maginagawa ko, nagbobonsai ako kung ano-ano. Papakita ko din ko sa inyo ko yung mga iba kong bonsai na hindi nyog, ito sila. Yan. Yan. Ito ay isang wild blueberry. Buhay na siya. So hopefully bumubunga siya. Yan. Yan. Test. Ito rin siya. Okay. Ito. Ito eh argaw to, argaw. So nilagyan ko siya ng moss, lumot dito para mas maganda yung itsura niya, parang natural, sobrang natural. Ayan. So ayan. Okay. So meron din akong dito. Ito yung pinakamaliit ko. Money plant. Maliit. Binobonsai ko to mga kasaka. At meron din to. No? Medyo mataas siya. Oh. So yan. Ito siya. Oh. Yan, yan yung mga natapos ko ng mga bonsai kasaka. Meron din ako dito yung betel nut. Matagal na rin to, mga almost 1 year na to. Binonsai ko. Okay. So yun, yung mga bonsai ko, mga kasaka. So kung gusto nyo yung mga ganitong video or mga agricultural videos, paki-subscribe na lang at comment kayo kung ano yung gusto nyong pag-usapan natin at i-feature natin para yun ang i-feature natin sa next na video ko. So, salamat sa panonood mga kasaka.